El regalar a Tilamana por algo, Monsignor Albert Venus, el sitio destruido para resolver al entero. Para Tilamana, por favor, que Cristo. ¿Por qué te quiero que se ayuda? Ante con cosas de gratitud, hasta la gran libertad, sin algún quis, pero no, mira, papi, por aquello no puede ir a la capista, ni sabe si lo regala. Alam ko ninyo, tuwa-tuwa ako buwan kanina. Buwan pa nung nagkukwentuhan kami ni Monsignor Albert Plenus at ginukwento niya sa akin ang mga napakagandang nangyayari dito sa inyong parokya. Para siyang isang ama na hindi naman nagpamalaki, pero talagang tuwa-tuwa na pinabalita sa akin yung mga ginagawa ninyo dito kung paano bumuunlad ang mga DEC ninyo, ang mga basic ecclesial communities. At kanina nga po, nung ako ay lumabas doon at nakita ko kayo mga tao dito kung ano ang inyong mga support, lalo na kung anong itsura ng inyong mga mukha. At ang sisigla ninyo. At talagang piyesta ang piyesta na. At pagkatapos naranasan ko po ngayon, itong inyong liturgia, itong pagsamba nito. Sabi ko sa aking sarili, sana makita ito ni Pope Benedict XVI. Baka kailangan ito sa Roma. Napakaganda po talaga na nakikita na itong ating ginagawang pagsamba dito ay hindi lamang gulong ng langit o ayon sa instruction ng Roma, kundi bumubukal din po sa ating mga puso, galing din po sa ating sariling mga pagkatao at nararanasan natin dito sa ating parokya. Kaya nais ko po kayo dating congratulations po sa inyo at pinupuri ko ang Diyos sa inyo. Ngayon po, meron akong assignment. Ang assignment ko po ay magsalita sa inyo tungkol sa ating tema ngayong araw na ito. At nababasa naman inyong tema na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkakaisa. Sa kabila ng kahirapan, ang mga tao ay pwede at dapat na magkaisa. Una po, lumabasa ko yan. Ang unang pumasok sa aking isip ay yung sinabi ng aking tatay. Sabi niya sa akin, anak, may narinig ako at ito'y totoo. When poverty enters the door, love goes out the window. Kaya, basta pumasok sa pinto ang kahirapan, eh lumalabas sa bintana ang pagmamahala. At totoo po naman na nararanasan ng marami yan, na kapag ka humihirap ang buhay, maraming pagtatalo, maraming pag-iiwan, nagkakaroon ng away, at nasisira ang pagkakaisa mismo ng pamilya. Alam po natin, nararanasan din naman natin na dahil nga po sa kahirapan, marami sa ating mga kababayan, nanilibangbayan. At pag nanilibangbayan sila, isa lang naman talaga ang gusto nila, gumanda naman ang kanilang buhay. At lalo pa sila pagkaisa, kaya lang pagkagpunta na sa abroad, nag-iwan dito yung babae, nandun yung lalaki, o kaya nandun yung babae, nandito yung lalaki. Nako, pag nag-iisa na, nagiging Mr. Lonely. At pag si Mr. Lonely naging lonely, eh, nakita naman si Mrs. Lonely. Ayun, naghahanap ng ligaya ang lumbay, ay naghahanap ng kasama. At bandang huli na tutukso at ganito ang tukso.
formed it with two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Pagkatapos po ang theme song, salit na, only you. Ganun po may kasalit. Ngayon ang theme song, ganito na, whatever you do, I never, never meet up with anyone but you. Ayon po, nasisira ang pagkakaisa dahil po namagitan ang kahirapan. Pero kahit na po nagkakaroon po yun, eh mas totoo naman po yung narinig natin kanina sa Salmo Responsorio. Sabi po ng Salmo Responsorio, malapit ang Diyos sa pusong sugatan. Amin. At dinidinig niya ang daing ng mukha at mayo. Aba, eh kung malapit ang Diyos doon sa mga aba, sa mga mahirap at sa mga pusong sugatan, eh kung malapit ang Diyos sa mga ganyan, edi sila ay lalong magkakaisa sa kahirapan. Sapagkat where the Lord is, there is love. And where there is love, there is unity. Hindi po ba? So dalawa ang posibilidad. Ang maging hadlang ng kahirapan mula sa pagkakaisa o maging hamon ng kahirapan upang lalo tayo magkaisa. Paano po magiging hamon ito? Hamon ito sapagkat alam po ba ninyo, ayon sa katuluan ng simbahan at ayon po sa banal na kasulatan, hindi gusto ng Diyos na maghirap ang simbahan, na magkaroon ng kahirapan dito sa ating lingkungan. Malinong mundo yan ng simbahan. Lumbong ang ating nakahimang papa si Pope John Paul II ay nagpunta dun sa Brazil. Sabi po niya dun sa mga katumbas ng mga squatters natin dito, huwag niyong sasabihin na gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, na kayo'y maghirap. Hindi kalooban ng Diyos na kayo ay maghirap. Kaya po ang gusto ng Diyos. Gusto niya sumagana. Ang Diyos binigay